Baba ng 34.44 points mula kahapon. Nagbarikada ang mga residente ng North Triangle sa Agham Road sa Quezon City kanina bilang protesta sa nakaambang pag-demolish sa mga bahay nila. Katwira ng mga residente, walang pagkakakitaan sa Montalban, Rizal kung saan sila planong ilipat ng tirahan. Balak kasi ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na gawing Central Business District ang kanilang lugar. Umapila naman ang mga residente kay Presidential Frontrunner Noynoy Aquino para pigilan ang planong ito. Pumirma pa sila sa isang malaking yellow ribbon bilang simbolo ng kanilang hiling sa susunod na Pangulo. Susunod sa aksyon, dumaraming estudyante, credit cards muna ang ginagamit para pambayad sa school supplies at tuition fee. At bakbakang Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr., tuloy na nga ba? Base sa record ng Credit Card Association of the Philippines, tumataas ng hanggang 8% ang credit card usage ng mga Pinoy sa mga buwan ng Abril at Mayo dahil sa mga gastusin sa pasukan. Pero mas nakakatipid nga ba tayo sa paraang ito? Yan ang report ni Michelle Orosa. Sa June 15 na ang simula ng pasokan ng maraming paaralan sa bansa, kaya naman marami na ang nagsisibili ng mga school supplies. Kagaya na lang ni Melissa Limpio na dumiretso na sa mall para bumili ng school shoes para sa tatlo niyang anak. Pero dahil marami pa siyang balak bilhin, credit card na ang ginamit ni Melissa sa pagsha-shopping. Mas mabilis kasi pag credit card. Ang nagpag-cash, pag-cash kasi may tendency na madukutan ka, mawala ka. Sabi ng Credit Card Association of the Philippines, kada taon mula Abril hanggang Mayo, tumatalo ng 5-8% ang dami ng gumagamit ng credit card sa Pilipinas. Ito raw kasi ang panahon ng bilihan ng mga gamit pang eskwela at oras ng pagbabayad ng tuition fee. At para sa mga Pinoy na kapos sa cash, madalas na ang mga credit card ang sumasalba sa kanila sa malalaking gastusan. Well, school naman normally, yan yung mga school opening and in between tuition fee period, doon nag-register yung mga increases, especially so during April and May. Pero kasabay ng pagdami ng gumagamit ng credit card ay ang kaliwat ka ng reklamo ng credit card users na nakakarating sa Bangko Sentral. Sabi ng BSP, isa sa pinakamadalas na reklamo ay ang matataas na interest rates na ipinapatong ng credit card companies. Dagdag rito ang mga collection harassment at credit card fraud o theft. Sabi ng BSP, para iwas problema, dapat siguraduhin ng kliyente na angkop sa pangangailangan niya ang kukunin niyang credit card. If you have 5 cards and some people have 5 cards, you get to have 5,000 in annual fees alone. Tapos pa when you manage your debt, di ba? Paalala ng BSP, disiplina lang ang kailangan sa paggamit ng credit card para makaiwas sa aberya. Kapag nagkaroon naman ng problema, handang tumulong ang Consumer Affairs Division ng BSP na maaaring tawagan sa hotline nitong 523-3631. Michelle Rosa, News 5. Muling binalikan ng News 5 ang kaso ng pagpatay sa isang dating provincial election supervisor ng Isabela na nabanggit sa isang website na nagpapakita kung paano umano nag-operate ang ilang opisyal ng gobyerno para dayain ang eleksyon. Ano na ang nangyari sa kaso? Ikwento mo, Errol Kabatbat. Pagkalipas ng halos kalating taon, malaki na ang huling halamang naitanim ni Attorney Michael Valdez. Si Valdez ang dating Provincial Election Supervisor ng Isabela na sinasabing pinatay matapos tumaging ima ni Obra ang resulta ng eleksyon sa probinsya. Para sa kanyang ina, habang patuloy ang paglago ng halamang itinilim ng anak, lalo namang lumalago ang pag-asa na mabibigyan pa ng hustisya ang brutal na pagsaslang sa kanya. Hari, malaking tao po yung kasi ang bilis-bilis nakalabas po yung kanilang nahuling suspect. Nabanggit ang pangalan ni Valdez sa website ng rpcheaters.incorporated. Kasama ng mga emails at phone conversations na may kaugnayan umano sa pandaraya sa eleksyon. Sa isang email, sinabi na ayaw makipagtulungan ni Attorney Valdez sa anumang illegal practice sa halalan. Sagot naman ng mataas opisyal ng gobyerno na ka-email umano ng isang COMELEC official, baka nagpapataas lamang ito ng presyo. Gaya ng iba pang naging biktima ng mga brutal na pagpaslang, natatakot si Remedios na makalimutan na lamang ang kaso ng kanyang anak. Pinarin sa Attorney Valdez noong umaga ng Nobyembre 14, 2009. Habang ito ay nagtatanim sa garden ng kanyang hotel sa Tumawi ni Isabela. Base sa investigasyon ng Isabela PNP, nag-check-in pa ang mga suspect ng dalawang araw sa hotel bago sinagawa ang pagpatay kay Valdez.
suspension ng mga polis, big time na gun for hire syndicate ang kinontrata para itumba ang dating election supervisor ng probinsya. Millions to. Millions. So pag sinabi sir millions, di big time din yung mga nasa likod nito? Of course. Who can afford millions? Siyempre. Lalo lamang lumakas ang hinala ng PNP dahil kinagabihan lang matapos maaresto ang tatlong suspect, agad kumating ang mga abogado ng mga ito. Nagtaka rin si Rivera kung bakit pinayagan ng korte na makapagpiyansa ang mga suspect kahit positibo silang kinilala ng mga testigo. We had more time detaining the suspects. We could have made better leads. Kilala na ng PNP ang iba pang suspect sa kaso, pero dahil nakapagpiyansa ang iba, nahihirapan na ang mga otoridad na hanapin pa ang mga ito. Kahit parang natatali sa technicality ang kaso na ngako ang Isabela PNP na bago matapos ang taong ito, hindi lamang mga trigger man, kundi maging ang mastermind sa pagpatay kay Attorney Valdez ang maaresto. Yan ang aksyon dito sa Ilagan, Isabela. Errol Kabatbat, News 5. Action sports naman po tayo. Pumayag na si Manny Pacquiao sa hamon ni Floyd Mayweather Jr. na magpa-drug test. Magugunita ang isa ito sa mga kondisyon ni Pretty Boy bago matuloy ang pinananabikang bakbakan. Sabi ng business manager ni Pacquiao na si Eric Pineda, pinag-uusapan nila ng kampo ni Mayweather kung ilang araw mula sa petsa ng laban gagawin ang drug test. Umaasa ang kampo ng pambansang Kamao na may aanunsyo nila ang mismong petsa ng laban sa lalong madaling panahon. At oras naman ngayon para sa aksyon sa kasaysayan, May 21 sa taong 1909 dito sa Pilipinas. Nag-adjourn sa araw na ito ang unang sesyon ng kauna-unahang Philippine Assembly kung saan naaprubahan ang isang resolusyon na nagdedeklara sa kagustuhan ng mga Pilipino na makamit ang kalayaan ng bansa. Lumipat naman po tayo sa Poland, taong 1942. Mahigit 4,000 Jews o Hudyo ang namatay sa mga gas chambers katulad nito. Sa mga Nazi extermination camps tulad ng nasa Sobibor. Ngayong araw na to sa Vatican naman tayo pumunta sa St. Peter's Basilica sa Roma, pinagmamartilyo ng isang Hungarian geologist na si Laszlo Toth ang The Pieta ni Michelangelo, dahilan para maputol ang kamay ng statue ni Maria. Hindi nakulong si Toth dahil napag-alaman na may diferensya pala ito sa pag-iisip. At yan ang aksyon sa kasaysayan. Samantala, silipin naman natin ang mga mensahe ng ating mga kapatid sa ating journalismo page sa Facebook na mayroon na ngayong miyembro, Paolo. Ilan, Cheryl? 27,448 members. Ayan, maraming salamat sa inyong mga opinion na pinupost. Mm-hmm. Ayan, katulad ni, ang sinasabi ni Marcelino Ramos Jr., dapat lang matuloy at mag-retire na si Pacquiao sa boxing, manalo man o matalo, dahil malaking responsibilidad na ang haharapin niya sa Kongreso. Pero sinabi rin ni Manny Pacquiao na hindi daw magiging sagabal ang pagiging boksingero niya sa kanyang duties and responsibilities bilang kongresista, and only time will tell kung totoo nga yan. Pero ang alam ko, nagpaalam pa siya kay Mami Junisha na isa na lang, huli na daw, isa pang fight. Itong Floyd ang inaabangan talaga ng lahat ng mga tao, itong laban na to, 40 million daw ang maaaring niyang makuha. Mm-hmm. That's 2 billion pesos. Wow, marami siyang maitutulong doon. Mm-hmm. Simula kay Jonathan Ramos. Okay. Grabe, I like TV5 forever. Ang galing ng pagbabalita. More power po sa inyo. Thanks a lot sa mga stick at siksik na balita. Ako, ito yung gusto ko malaman. No? Paano nga ba nagsimula yung mga katagang more power? At ano bang ibig sabihin nun? Kung alam po ninyo, pakilagay po dito sa ating journalismo. I-type lamang sa ating search box. Journalismo. Mm-hmm. At babasahin po namin ni Cheryl ang mga comments po ninyo. At pwede nyo rin po kaming sundan sa Twitter. Mm-hmm. Hanapin lang ang TV5 Journalismo o kaya sa pamamagitan ng text, i-type lamang ang TV5 Journalismo space ang inyong mensahe at isend po yan sa 5656. Mm-hmm. Piso lamang po ang bayad para sa smart subscribers. Alright. At yan po ang kalahating oras ng balitaang siksik sa impormasyon at puno ng aksyon. Susunod na ang lupit at tampok ang mga video ng isang bumabagsak na tangke at ng mga kotseng lumilipad. Naku, huwag niyong palalagpasin yan. Ito po ang News 5. Higit sa balita, aksyon!